Pangoso ay dating presidente ng sequestered RPN TV nung panahon ni President Aquino. Siya ay isang political analyst ngayon at media practitioner. Siya rin ay isang kolumnista sa Philippine Star. Ngayon, pakinggan natin yung kanyang mga ideya tungkol sa tatlong historical places na pinuntahan nyo kanina. Okay? Watch this. Yung pakikipagbaka ng ating mga kababaihan para makuha ang kanilang karapatan bumoto, ay nag-umpisa yan as early siguro as 1902 nang nagsalita si Clemencia Lopez sa New England Women's Suffrage Association. Nung pumasok na ang konsepto ng demokrasya, siyempre, ang mga babae na limunagan nila na hindi pwedeng demokrasya ito, ng kalahati ng mundo ay hindi nakakaboto. Na-organisa ng husto ang pakikipagbaka para dyan sa woman suffrage na yan. Hindi basta-basta nila nakuha ito, no? Nakuha lang nila ang unang pagpasa ng suffrage bill noong 1933. At noong 1935, tsaka pa lang nagkaroon ng inclusion para ma-implement ito sa administrative code. At yung talagang final na hindi nangyari hanggang dumating sa 1937. Women power, people power na rin. Pagkakasama-sama, nakukuha anong gusto ng taong bayan. Ngayon tayo naman ay dumako rin sa Plaza Miranda. Isang taon sumunod sa Plaza Miranda ang pagdeklara ng martial law. Yan lang ang unang pangyayari na isang national election ay dinapuan ng karahasan. Ang partido ni Marcos ay llamado. Ang nasyonalista party noon ay inaasahang manalo ng 5-3 or 6-2 laban sa liberal. Noong panahon na yon, dadalawa lang ang partido. Ang nangyari dito, binomba nga yan at maraming namatay. Napilitan si Marcos noon na magdeklara ng suspensyon ng habeas corpus. Hindi na natukoy kung talaga si Marcos ang gumawa niyan. Yung iba naman sinasabi yung kaliwa daw para magkagulo-gulo. Isa to sa mga pagkakataon na nakakita tayo ng public backlash. Yung rebuelta ng tao dahil meron silang hindi nagustuhan. Dito sa Plaza Miranda, isa itong pagkakataon na nagkaroon ng national sentiment at nagkaroon ng backlash kaya binaligtad yung sinasabing starting trend ng kampanya. Ngayon, umuwi naman tayo sa EDSA, yan na talaga yung sinasabi nating maturing process. Sapagkat yung wala sa Plaza Miranda, eh yung element ng ideological element. Sa Plaza Miranda, kaya nanalo ang liberal, ay dahil nagalit lang ang tao. Dito talaga nagkaroon tayo ng political maturity. Ang laban nun, hindi yung dalawang personalidad, silang dalawa, simbolo lamang at simbolo sila ng diktadura at demokrasya. Sapagkat ang laban, hindi talaga Aquino versus Marcos. Ang laban nun, gusto ba nyo ng diktadura o gusto nyo ng demokrasya? Kaya napaka-importante sa kasaysayan natin ang EDSA People Power. Sapagkat dito talaga nag-mature ang Pilipino. At nakita nyo naman nung nag-mature ang Pilipino, humanga ang buong mundo. Thank you so much, Master Billy, for sharing with us your insights on these events, the Plaza Miranda bombing, yung pong People Power, EDSA Revolution, pati na rin yung women's suffrage. Now, kayo, meron ba kayong tanong para sa ating Game Master? You might have questions? Lester has a question. Lester has a question, Master Billy. He's hearing impaired, so gagawitin na lang po niya yung sign language. And Gia will interpret. Go ahead. Do you think the people power spirit is still alive? His question is, do you think the people power spirit is still alive? Yung people power spirit, may tendency nawawala. Pero ang dapat din maintindihan ng mga mamamayan natin. Ang mga revolusyon, matagal. Matagal bago na implement at nakita yung mga prutas ng kanilang mga inihain. Matagal bago makikita anong punot dulo kung talaga ito ba nagwagi sa maibigay niya sa kanyang mamamayan ang kanyang pinaglaban. Yung tanong mo kanina, yung spirit pa ay patay na hindi. Ang kailangan lang dyan, magamit natin yung talagang lakas ng spirit of EDSA. Ay ang problema kasi, nanalo tayo, people power ang nahuwi, pero sino? Traditional politician naman ang umupo. So nauwi rin tayo doon sa dating problema. Sino pa sa inyo may mga katanungan? Ako, I have a question. Okay, PG has a question. Master Billy, question lang po, yung ano po ba yung standing ng mga women before sila nabigyan ng privilege to vote?
noong panahon na yun, ang kababaihan, respetado naman, pero in-expect ng lipunan, fix ang role nila. Kayong bahala sa bahay, kayong bahala sa pagpapalaki ng mga anak natin. Pero pagka nauwi ng usapan, PJ, sa pamamalakad ng bayan, sa amin ng mga lalaki yan. Okay. Master Billy, sige po, may tanong. Sa palagay niyo po ba, binibigyang importansya pa rin ng mga kababaihan ngayon yung karapatan nilang bumoto tulad ng mga pagbibigay ng importansya ng mga kababaihan dati? Sa ngayon, Gia, palagay ko, taken for granted na ng karami na kababaihan dahil, alam mo, Pilipino, medyo mababaw ang ating appreciation ng history. Yung mga kababaihan ngayon, pupunta sila sa presinto, boboto, hindi naman nila iniisip na may nakipaglaban para nandito ako ngayon para makaboto. So thank you, Master Billy. Meron pa ba kayong mga katanungan? Alright, kung wala na, maaari niyo po ba kaming bigyan ng inyong huling mensahe? Importante na ating maparating sa karamihan ang katotohanan ng ating kasaysayan. At kung hindi natin maintindihan paano nagsimula noon at paano lumaki ng ganito, hindi natin talaga maihahanap ng solusyon nito na nararapat. 20 taon lang natapos ang EDSA, marami hindi na alam kung ano pinaglaban sa EDSA. Babalik na naman tayo sa ganyang sitwasyon kung hindi natin matututunan lahat yan. Ang tao, magkaka-interes pag-aralan ang kasaysayan kung maikokonek mo yung kanilang problema ngayon sa pinagsimula noon. Pag sinabi mo sa mahirap, alam mo ba kung bakit ngayon once a day ka nalang kumakain? Minsanan na lang. Samantalang yung Pilipino 20 years ago kumakain ng 2 beses. 50 years ago, 3 beses, kuminsan 4.